Nanumpaan na ngayong araw ang bagong direktor o Director General of Philippine Information Agency. Bagay na inaasang mas mapapalakas pa ang layunin ng ahensya, lalong-lalo na sa paghatid ng mga impormasyon sa publiko tungkol sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Kilalanin natin siya sa Sentro Balita ni Alan Francisco. So I wholeheartedly accept the challenge. May bago ng pinuno ang Philippine Information Agency o PIA. Sa katauhan yan ni Director General Jose Torres Jr. Pinalitan niya si dating Director General Mon Kualuping. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. And never, never, never forget merit, service, excellence. Ngayong araw ay nanumpa si DJ Torres sa harap mismo ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. So help me God. So help me God. Congratulations. Thank you very much. I look forward to working with all of you. Marami kaming mga nakikitang projects. Of course, hindi lang dito sa main office, but our regional offices will play a vital role in the projects that we are planning for the office. So I hope you will support us. And in turn, kami naman ay madali namang kausapin. Nandyan lang kami sa PCO. Whatever support that you need sa abot ng aming makakaya, we will give you. Sa mensahe naman ng bagong DG, una siyang nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay Secretary Garafil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapaglingkod sa bayan. To be appointed to the government or in the government service is not like winning an award or the lotto. It is a call to service, as mentioned by our outgoing Director General. It is an order to serve, an opportunity to offer one's talent, time, and yes, sometimes treasure, as all of you who are serving in government know. Tiniyak ni DJ Torres na tutuparin niya ang misyong iniatas sa kanya. Aktibo ani ang mahikilahok sa mga dialogo si DJ Torres sa kanyang mga nasasakupan, kasabay ng panawagan niya sa mga ito na samahan siya sa pagtupad sa mandato ng organisasyon. Sa mensahe naman niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan, nagpasalamat siya sa suporta at nangakong pag-iigihan din ang kanyang trabaho para hindi mapahiya. On loan po ako ngayon sa gobyerno at sa sambayanan. Pag-iigihan ko po na di kayo mapapahiya sa aking pagampan, sa aking tungkulin. Unang marching order ni DJ Torres sa kanyang mga nasasakupan ay tiyakin ang kaligtasan sa gitna ng posibleng epekto ng Bagyong Betty. Kailangang safe kayo para mas lalo tayo makakatulong at makapagpadala ng information dito sa atin sa National Capital Region para maipaabot din natin ang tulong ng pamahalaan sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Si Torres ay award-winning journalist at two-time National Book Award recipient. Ang pagkakatalaga kay Torres ay inaasahang magpapalakas sa layunin ng PIA na pamahagi ng impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno at serbisyo sa publiko. Ang PIA ay nagsisilbing primary information arm ng bansa na may 16 regional offices at 78 provincial information centers. Mandato ng ahensya ang pagpapalakas sa mga Pilipino sa pamagitan ng pagibigay ng tama at napapanahong impormasyon. Ilan sa mga pinagtrabahuan ni Torres ay Saudi Gazette, ang national newspaper ng Saudi Arabia, Manila Times, ABS-CBN Online, GMA News Online, online version ng tabloid na Rimate, at marami pang iba. Alan Francisco para sa Bayan.